Hi guys! Welcome to my vlog! So ayun, for today's video guys, gusto ko lang kayong i-update sa aking apply. Last September 1, transfer na po kami from JS to JADFOR. JADFOR na po yung may hawak sa amin ngayon. Sila na po yung nag-asikaso ng aming process sa Taiwan Embassy. So, doon na kami sa kanila nagre-report, hindi na kay JS. So, ang JADFOR po, guys, is bago lang ho yung agency na nag-handle ng factory worker. So, ang kanilang company pa lang po is PTI, yung PowerTech. Yun pa lang po ang handle nila. So far, sa ngayon, nakaka-batch 10 na po sila. Kami po yung pang-batch 10. So, ayan. Ayan yung aming picture nung nag-ayos kami ng aming mga documents. Kasi talagang binusisi nila. Kasi talagang may matanglawin daw talaga sa peko na konting mali lang, kailangan pabago, ganyan. So, ayun. Yun yung ginawa namin sa JADFOR. After naming mag-ayos ng mga documents, so Wednesday noon, September 7, yung napunta kami sa Taiwan Embassy. Ayan yung estatu guys, dyan yung aming meet-up, yung meeting place namin. Tapos ayan yung aking mga kabatch. So, kung ano yung advice sa inyo ng liaison officer nyo, kailangan nyo guys mag... So, kailangan yung sundin yung sa LO nyo kasi, halimbawa, kagaya namin. So, kami, ang naging ano lang sa amin is pinabago lang yung pictures. Buti, may yung teko naman yung doon sa ano, meron silang binigay na kung saan kami pwede magpa-picture. So, buti that time, maaga ako, kaya nahabol namin yung pictures doon sa teko. Pinasa na lang namin ulit. So, balin yun lang yung compliance namin, guys. So, kaming 20 na magkakabatch, wala sa aming uulit. Ayun, lahat kami okay yung papers, okay lahat. So, ayun, thanks to God, okay na, okay kaming lahat. Bali ngayon, ang amin na lang status is nag-aantay na lang kami ng visa at kung kailan kami mag-flight. So, ay magpipedos pa pala kami pero wala pang schedule. So, yun yung magiging, ayun na lang yung aantay namin. Tatlo na lang siya. So, ano nga bang ginagawa sa doon sa Taiwan Embassy, doon sa Teco? So, ang ginagawa lang doon guys, itong 10 kamay, mapi-fingerprint mo lang yan doon. Tapos, after nyan, wala na. Uwi na kayo. Depende na lang kung anong sasabihin ng LO nyo. Antayin nyo na lang. Gusto ko din ilagay yung clip ng kung paano. Kasi ang dami nagtatanong pa rin sa akin sa comment section kung paano mag-apply. So, kung paano mag-apply sa JS Agency. Eto po, panoorin nyo, okay? So, ayan guys. I-search nyo sa my FB nyo yung JS Contractor Incorporation. So, ayan. Nakikita natin. Click nyo lang yan. Then, ayan na yung lalabas. Then, click nyo ulit yan. JS Contractor INC Incorporation. So, ayan yung Facebook page nila guys. Ayan yung address nila. So, meron na akong vlog nyan guys ha. Kung paano magpunta doon. Then, ang kanilang POEA license number. Ayan, basahin nyo na lang. Tapos, ayan yung kanilang likes. Nasa 492,674 na sila. Huwag kayong magpapaloko guys ha. I-double check nyo kung ganyan din yung likes ng makikita nyo sa Facebook. Kasi kung hindi ganyan, hindi yan si JS. So, para maiwasan natin na maloko. Then, ang kanyang followers is 500,964. So, ayan. So, ayan guys. Meron silang inano last September 1. Yan yung instruction. Nandyan din yan. Basahin nyo na lang yan guys ha. Ganyan lang naman. Ipa-follow nyo lang kung anong sinasabi nila dyan. Tapos, yun lang yun. Tapos, ayan, sinasabi lang kung anong requirements. Tapos, yung note. Ganon. Tapos, ayan yung how to apply. Nilalagay din po nila yan dyan, guys. So, kaya kung kayo nag-a-apply, scroll lang. So, ayan yun. New applicants can apply by visiting that. Yung naka-blue. Yung blue na link na yan. Ikiklik nyo yan, guys. Ha? Ikiklik nyo yan at magsa-sign up kayo doon. Yan na, fill out of the required information.
Kapag meron ka na, huwag ka na mag-fill up. So, ayan yan siya. Ayan na yun. At tas ayan, reminders, strictly no walk-in applicants. Yan, do not apply through FB, do not share personal information. So, yung link na yon, yun yung kanilang form. Kaya doon kayo mag-apply. So, ayan ang hiring nila. Some interview nila September 13 sa SeaGuard. So, maganda din yan, guys. Sa may Sincho lang din yan. Ayan. So, ayun na, guys. Pag-linik mo yung link na yon, ayan yung lalabas. Tapos, yung sign up. Kung hindi ka pa nakakapag-sign up, mag-sign up ka na. Then, may mga i-follow mo na lang yung mga kailangan doon ni JS para makomplete mo yung form na pinilapan mo. So, ayan, ayan guys yung way kung paano mag-apply sa JS ngayon. So, hindi sila nag-required na pupunta ka lang dun sa kanila, hindi ka nag-fill up kasi hindi ka nila i-entertain. So, balang ginawa ko dati kasi, actually ako November 2021 pa ako nag-fill up dun. So, wala talaga lang silang tawag kahit meron pa silang bagong link na nilagay na nung nag-hide na kasi ang PTI last May, talaga nagpa-line up ako kasi meron silang next interview by July. Nagpa-line up ako doon, hindi pa rin sila tumatawag, nag-line up na ako, hindi pa rin. Tapos, nung July na ang interview, July 4 and 5, last July 4, nagpunta na ako mismo sa JS. Then, nagbaka sakali lang naman ako, tapos ayun, na-line up naman ako. Since ang previous work ko naman dati sa Taiwan is PTI, ayun, entertain naman ako kasi may reason na ganon, na sinabi ko lang nakapag-fill up na ako, walang tawag sa akin ang tagal na last year pa November, pinakita ko yung number na, pinakita ko pa sa kanila yung email nila sa akin kasi mag-i-email yan sa'yo eh. Ayun, pinapasok naman nila ako kay Sir Reggie, tapos ayun, in-entertain naman nila ako, tapos sinabay nila ako sa exam ng July 5. So, ayun. Ganun guys, in case na halimbawa nag-fill up ka na doon, tapos hindi ka talaga pag tinatawagan 1 month na, or sige pagbigyan mo na yung 2 months, puntahan mo na si JS, sabihin mo na, alam mo, kagaya noon ng SeaGuard, meron silang interview sa 13, punta ka ng JS, pakasakali ka na, sir, pwede ba ako magpa-line up sa SeaGuard kasi may interview, meron akong fill up ng form, hindi kayo tumatawag, ganun. Kasi ako na-experience ko na hindi ako tinawagan, walang email, kaya nag-walk-in na lang talaga ako, nagbakasakali lang ako. Pero, nandun din sa isip ko na kung hindi ako tatanggapin, it's okay na, at least nag-try ako, di ba? So, ayun yung ginawa ko, kaya ako napasama sa interview ulit ng PTI, ayos na, kaya ako napasama sa interview ng PTI sa, nung July 5. So, ayun guys. Tapos, yun na yun guys ha. Yung mga, halimbawa, klaruhin ko lang guys ha, hindi ho ako agent, hindi po ako nagtatrabaho sa agency. So, ako po ay aplikante lang din. Then, kapag yung mga comment section po, tapos, hindi ko na kayo nire-reply, ibig sabihin ho niyan, meron na akong vlogs niyan, mag-scroll down na lang kayo. Kasi ang vlogs ko nga, sabi ko dati, halo-halo na ho. Kasi personal ko naman to lahat. Then, tapos kung paano ako nag-apply, ganyan. Nandun naman lahat na yung mga comment nyo is hindi ko na ma-replyan, hindi na, ibig sabihin yan, meron na akong naging topic ko na siya, isa sa mga videos ko. Minsan nga natatlo na yan, lalo na kung ilang taon, ilang anong height limit, ganyan. So nasa mga previous vlogs ko na yan. Sana mag-effort na lang din po kayong mag-scroll tapos mag-check. Kasi hindi ko, kapag walang heart yan, walang reply, ibig sabihin, meron na po akong vlog na ganyan. So, ayun pa. Nagkakaintindihan po tayo kasi paulit-ulit na lang tayo, syempre, diba? Yun lang po. Yun lang. Tapos na akin. No? Nag-aantay na lang ako ng kung kailan ulit ang advice ng agency para sa aming kung meron ng visa at kung kailan ka mag-PPDOS, ganyan. So, kung ano pa mga activities sa agency, so, ipa-follow na lang namin. Yun na lang yung inaantay namin. Ayun na lang yung inaantay namin sa ngayon. So,
So far, sana tuloy-tuloy na at sana makatulong ulit yung vlogs na to sa inyo. So, ayun, nag-stick na ako kay JS. Yun na yung kung sinabi ko na sa inyo kung paano mag-apply ganyan. Sisingit ko ulit ha, ang UMID certificate at UMID ID, pwede na ho yan. Kung wala kayong UMID ID, UMID certificate, it's okay. Yun na, kasi syempre dati sa mga vlogs ko sinabi ko doon na ang ID dapat. So hindi, pwede na pala ngayon ang certificate. So kagaya din siya ng voter's ID at voter's certificate. Tinatanggap na po nila ngayon. So ayun lang guys, dito ko natatapusin ang vlog ko. Tsaka baka mamaya umulan na naman. Lakas kasi ng ulan dito sa Santa Rosa. So ayun guys, hanggang dito na lang ang vlogs ko. Sa susunod ulit, bye!